Hi! Kamusta mga ka-adventures, mga mami, daddy, kuya, ate? Ngayon po, ang magiging content ng aking vlog ay magluluto po ako ngayon ng beef pita doner. So kagaya po yan ng Turks na nabibili sa SM, may konting similarity. Pero sa lasa naman po, sabi po ng aking mga anak, masarap. So ngayon po, i-vlog ko po ngayong araw po. Keep on watching, so don't forget to like, subscribe, and click also the notification bell. Siya nga po pala, pasensyahan nyo nga po pala yung something na nasa aking lagi. Kasi after po namin sa Bohol, ito po, tumubo na po sa aking lagi. Hindi ko po alam kung windburn po. So guys, adventures, mag-start na po ako magluto. Ito po ang ating mga ingredients, mga ka-adventures, mga mami. Ayan po, binili ko yan sa SM supermarket, tortillas, then cucumber, onion, ground beef, and then mayonnaise, garlic powder, pepper, sugar, iodized salt or any kind of salt, soy sauce, oil, and oyster sauce. Okay, mainit na po yung pan natin. So ngayon, ang gagawin po natin, maglagay po tayo ng oil. So pwede po kayong gumamit any kind of oil. So ilalagay po natin ngayon yung ground beef. Lulutuin po natin yan at least 10 to 15 minutes. Isosote po natin yan ng paulit-ulit lang dyan sa oil. So ngayon po, luto na po ngayon ang ating ground beef. Lalagyan po natin ng pampalasa katulad po ng soy sauce, oyster sauce, black pepper, paminta, and sugar po, brown sugar. Mas maganda po kesa po sa white sugar. And then haluin po natin mabuti, mix well until maging caramelized na po yan. Hihiwain na po natin ang ating pumpang mga sangkap, katulad po nitong cucumber, then mamaya po yung onion. Hihiwain po natin yan ng maliliit. Ayan naman po ingredients para sa ating magiging dressing sa ating beef pita doner. So una po yung mayonnaise natin. Tansyahan na lang po. So, pwede naman po kayong gumamit kasi ako sanay naman po kasi ako sa tansyahan lang. Pero sigurado naman na napakasarap po. Ngayon naman po, ang ating pampalasa. Maglalagay po tayo dyan ng iodized salt. Pwede rin naman any kind of salt. So, tansyahan na rin po. And then, sunod naman po natin yung garlic powder. So, yan. Gusto ko po yan mas marami-rami. 1/4 teaspoon. Para po masyado yung kapit na kapit yung lasa. And then, lalagyan po natin ng mineral water. Konti lang po. Para mamix natin magiging salt, garlic powder, tsaka yung mayonnaise. Yan po yung ating dressing para sa ating beef pita doner. So, haluin po natin mabuti. Pag po nahalo na natin mabuti yung dressing natin, ganyan po kalalabasan niyan. Hindi po siya sobrang lapot. Hindi rin po siya sobrang labnaw. Sakto lang po. So, ngayon po, mga mami, mga ka-adventures, lulutuin po natin to sa mahinang apoy. Sabit lang po, siguro po, side by side, 1 minute, then 1 minute. So, tansyahan na rin po. Ganyan lang po kasi ako magluto talaga. Laging sa tansyahan lang po. So, ngayon po, babalik na rin na po natin. Pero hindi na po 1 minute. Kasi nakita ko na po yung texture niya. Malapit na po maluto. So, ayan po. I think magluluto po ako mga 6 pieces lang. Same procedure lang naman po yung gagawin na pagluluto. So, ayan na po. Ready na po tayo. At siguradong excited ng ating mga kiddos. So, start na po tayo.